Alam mo ba na ang bawat raja at lakhan ay isang datu? Ngunit hindi lahat ng datu ay maaaring maging raja at hindi rin lahat ng raja ay maaaring maging lakhan. Ano nga ba ang pagkakaiba ng tatlong ito? Alin sa kanila ang mas mataas at sino ang mas makapangyarihan? Wait lang, if you do not speak or understand Tagalog, check out the links up here or down below for the English version of this video. And if you are new to my channel, my name is Kirby Aurelio and I'm a historian, an educator, and a cultural advocate. And in this channel, I make videos about our history, about our culture, and about our people. So don't forget to like, share this video, comment down below, and subscribe. Now back to our topic. Mabuhay o sa kapampangan, luwid kayo. At dahil nag-request kayo, narito na ang Tagalog version ng huli kong video tungkol sa mga titulong datu, raja, at lakhan. Ano nga ba ang pagkakaiba ng tatlong ito? Kung tutuusin, medyo komplikado ang sagot sa katanungang ito. Pagkat iba kasi ang sistema ng ating mga ninuno sa kung anong meron tayo ngayon. Hindi ito kagaya ng mga modernong nation state na nakasanayan na natin ngayon. At gaya ng nabanggit ko noon, wala pang iisang bansang Pilipinas noong unang panahon bago dumating ang mga Kastila. Sa halip, ang ating kapuluan ay kinabibilangan ng marami at magkakaibang mga bansa na may mga makukulay na sariling mga kaharian, sariling mga kultura, wika at lipunan. Pero sa pagsagot sa katanungan ito ay silipin natin ang lipunan ng sinaunang Luzon o Lusong kung tawagin ang ating mga ninunong Kapampangan at Tagalog. Ang sinaunang Lusong kasi ay binubuo ng iba't ibang mga probinsya mula gitnang Luzon hanggang Calabarzon. Sa sinaunang Lusong kasi madalas at magkasabay gamitin ang tatlong titulong ito, ang datu, raja at lakhan. Lalo na ang titulong lakhan, ito hindi ginamit sa labas ng Luzon. Una sa lahat, mahalagang tandaan na bagamat ang mga ito'y royal titles, hindi ibig sabihin na basta-basta na lamang ito hereditary. Ibig sabihin, hindi ito basta-basta na lamang ipinapamana. Pagkat ang mga ito'y earned titles, ibig sabihin, kailangan mapatunayan na karapat-dapat at kagalang-galang ang isang tao bago sila gawaran ng mga titulong ito. So ano nga ba talaga ang pinagkaiba ng datu sa isang raja sa isang lakhan? Simulan natin sa datu. Ang titulong datu ang siyang pinakamadalas gamitin at pinakapangkaraniwang titulo ng mga namumuno sa ating kapuluan noong unang panahon. At wala rin itong direct English translation. Depende kasi ito sa sitwasyon o sistema ng nasabing lipunan. May mga datong maituturing hari o king, may mga datu namang maituturing prinsipe o mga datong maituturing chieftain at marami pang iba. Ang datu ay isang katutubong salita na ginagamit sa iba't ibang bahagi ng ating kapuluan mula Luzon, Visayas at Mindanao at maging sa iba't ibang dako ng Timog Silangang Asya at karagatang Pasipiko. Bagamat may pagkakaiba sa mga spelling, pagbigkas at sa mga eksaktong kahulugan, ang mga terminong ito ay magkakaugnay. Kaya naman kung pupunta ka sa Malaysia, Indonesia o maging sa Fiji Islands ay makakarinig ka ng mga titulong kahalintulad ng datu. Mahalagang tandaan na ang titulong datu ay patuloy pa rin ginagamit at iginagalang ng ating mga katutubo gaya ng mga Lumad, Maranao, Tausug at iba pa sa Mindanao. At ang isa pang dapat tandaan, mahalagang tandaan tungkol sa titulong datu na madalas kalimutan ng marami ay ito'y gender neutral. Ibig sabihin, maaari itong panlalaki at maaari ding pambabae at iba pa. Isang patunay sa gender equality at progresibong lipunan ng ating mga ninuno. Sa katunayan ay meron tayo ngayong nabubuhay na babaeng datu, si Bayi Bibiyaon Ligkayan Bigkay, isang iginagalang na magiting at walang kinakatakutang datu ng mga katutubong manobo sa Mindanao. Kaya shoutout kay Bayi at i-check nyo na rin ang mga links sa ibaba para sa karagdagang kaalaman tungkol kay Bayi Bibiyaon at sa mga isyong kinakaharap ng ating mga kababayang lumad. At ngayon naman, alamin natin ang ibig sabihin ng titulong raja. Ang isang raja ay isang hari o sovereign king o minsan sovereign prince. At tamang narinig nyo, raja, hindi raha. Pagkat ang raha ay ang paraan ng pagbigkas ng mga Kastila. Kaya ang mas angkop at mas tamang pagbigkas ito ay raja, hindi raha, raja. Pagkat nanggaling kasi ito sa sinaunang kultura ng Hinduismo at Budhismo mula sa wikang Sanskrit, mula sa mismong root word o salitang ugat na ginagamit din ng iba't ibang mga wika sa buong mundo na ang ibig sabihin ay hari o king. Gaya ng rex sa Latin, rey sa Kastila, roi sa Frances, raja at maharaja sa napakaraming mga wika ng India at Timog Silangang Asya at marami pang iba. Sa sinaunang Pilipinas naman, ang titulong raja ang madalas nating gamitin para sa mga tinatawag na
Paramount Kings o ang pinakamataas na dato sa kanilang nasasakupan, ang hari ng mga hari o King of Kings ika nga. At ang ilan sa mga halimbawa nito ay ang mga makapangyarihang raja ng Maynila, Butuan, Cebu at maging sa Sulu. Bago pa kasi naging sultanato ang Sulu ay ginamit nila ang titulong raja para sa kanilang paramount ruler. Hindi lamang kasi mga Hindu-Buddhist ang gumagamit ng salitang raja. Ito'y pangkaraniwan sa kalakhang kontinente ng Asya. Kung tutuusin, ang mga titulong raja at lakhan ay interchangeable. Ibig sabihin, halos magkasing antas lang sila. Pareho silang ginagamit ng mga paramount kings. Halimbawa, kung ang paramount king sa Kamaynilaan ay isang raja, ang paramount king naman sa Tondo at Hilaga nito ay tinatawag na lakhan. Kaya mali ding gamitin ng sabay ang mga titulong raja at lakhan. Isang halimbawa nito, si Lakandula ng Tondo, ang paramount ruler o paramount king ng Tondo noong dumating ang mga Kastila. Madalas kasi siyang tawaging Raja Lakandula ng marami. Subalit, ito'y mali. At kung babalikan naman natin ang titulong datu, gaya ng sinabi ko kanina, ang bawat lakhan at raja ay pawang mga datu. Subalit, hindi lahat ng mga datu ay isang raja at hindi rin lahat ng mga raja ay maaaring maging isang lakhan. Kaya maliring tawaging lakhan datu o datu lakhan ang isang Ginoo. Pagkat sa panahon na ang isang datu ay maging isang lakhan o raja, ay bibitawan nila ang paggamit sa titulong datu. Kasi implied na siya. Magiging raja lamang ang isang tao kung siya ay isang datu. Parang sa Kongreso ng Pilipinas ngayon, maaari ka lamang maging Speaker of the House kung ikaw ay isang congressman. Kaya, ano nga ba ang pinagkaiba ng mga ito? Nakakalito pa rin kasi. Ano nga ba ang isang lakhan? Pero bago yan, shoutout muna sa Ugat Clothing. Visit ugatclothing.com for some amazing merch that celebrates our people's history and our culture. There's also an ongoing sale right now, so don't miss out. Now back to our topic. Kung ang raja ay mula sa Hinduismo at Budhismo, ang salitang lakhan naman ay isang katutubong termino o isang indigenous word na ang mga sinaunang kapampangan at katagalugan lamang ang mga gumagamit bago dumating ang mga Kastila. Subalit taliwas sa akala ng marami, ang salitang lakhan ay hindi basta-basta nangangahulugang nobleman o noble person lamang sa wikang Tagalog. Pagka sa wikang Tagalog, ang isang nobleman o noble person ay tinatawag na Ginoo, babae man o lalaki. At sa Kapampangan, ito naman ay tinatawag na Ginoo. Kaya naman, sa wikang Tagalog, ang nobility ay tinatawag na uring maginoo. Ang titulong lakhan ay may mas malalim na kahulugan. Pagkat ito'y kumakatawan sa konsepto ng ating mga ninuno na kung tawagin ay Devaraja. Ayon sa mga turo ng mga nakatatanda at ayon din sa mga culture bearers at scholars, at kung susuriing mabuti ang ugat ng lakhan sa wika at kulturang Kapampangan, ang isang lakhan ay hindi isang pangkaraniwang hari o raja lamang. Ang isang lakhan ay pinaniniwala ang may divinity, isang embodiment o buhay na sagisag na kumakatawan sa makulay at mayamang mitolohiya ng ating mga ninuno. Pinaniniwalaan kasi noong unang panahon na ang mga lakhan ay mga descendants ng mga diwata o ang mga deities ang mga banal na Diyos at Diyosa ng ating mga ninuno. Kahalintulad ito ng iba pang mga tradisyong Devaraja sa iba't ibang bahagi ng Timog Silangang Asya, gaya ng sa Angkor ng Cambodia o sa Majapahit ng Indonesia, sa sinaunang Champa at maging sa kaharian ngayon ng Thailand, katulad din ng Japan. Kaya naman, sa kulturang Kapampangan, ang salitang lakhan ay may dalawang gamit at kahulugan. Una sa lahat, ito'y tumutukoy sa mga sagrado at mga banal na mga diwata. At hindi ito yung mga diwatang kinalakihan natin o yung mga fairies. Ang mga original na diwata kasi ay ang mga deities o mga gods and goddesses ng ating mga ninuno, gaya ni Bathala at marami pang iba. At ikalawa, ang lakhan ay ginagamit upang tukuyin ang mga pinaniniwalaang descendants ng mga diwata dito sa lupa. Sila yung mga pinaniniwalaang tagapagmana ng mga diwata. Ito ang mga namumunong Devaraja o ang mga lakhan ng sinaunang Luzon. Ngunit, hindi lahat ng mga datu ay may dugong lakhan. Kaya hindi rin lahat ng mga raja ay maaaring maging isang lakhan. Maaari lamang silang maging isang lakhan kung sila'y kabilang din sa angkan ng mga lakhan o ang mga angkan na pinaniniwalaang may dugong diwata. Kaya naman, sa wika, kultura at lipunang Kapampangan ay merong tinatawag na Mapyang Sugi. Ang salitang mapya ay tumutukoy sa nobility, habang ang salitang sugi naman ay ginagamit upang tukuyin ang mga tinatawag na pure-blooded. Sila yung mga pinaniniwalaang may busilak at sagradong pinagmulan, o mga pinaniniwalaang may dugo at pagkataong dalisay gaya ng ginto. O sa madaling salita, sila yung mga royal blood na pinaniniwalaang may dugong diwata.
At gaya ng salitang dato, ang salitang lakan ay gender neutral. Ibig sabihin, maaari itong gamitin ano pa man ang kasarian. Pero sa ngayon kasi, sa wikang Tagalog ay ginagamit natin ang salitang lakambini upang tukuyin ang mga babaeng lakan. Subalit, ito'y isang misunderstanding o mistranslation ng orihinal na ibig sabihin ng lakambini. Ang orihinal na lakambini kasi ay hindi isang tao kundi isang diwata, ang tinaguriang goddess of fertility ng mga sinaunang kapampangan. At ang kanyang pangalan ay binubuo ng dalawang salita. Una ang lakan at ikalawa ang bini o binhi sa Tagalog. At gayon din ang salitang lakandula, hindi ito ang pangalan ng hari ng Tondo noong dumating ang mga Kastila. In fact, hindi ito isang pangalan, ito ang kanyang titulo. At gaya ni Lakambini, ang salitang lakandula ay binubuo ng dalawang salita. Una ang lakan bilang sagisag na siya'y may dugong diwata at ikalawa ang dula. Ang dula sa sinaunang Kapampangan ay nangangahulugang palasyo o ang pisikal na sentro ng kapangyarihan, ang dakilang tahanan ng mga lakan. Kaya maliring isipin na ang dula ang apelyido ng mga lakan ng Tondo o ng mga descendants nito. Pagkat ang dula ay isang makapangyarihang palasyo, hindi pangalan ng isang tao o apelyido. Noong dumating ang mga Kastila sa Luzon noong 1570, ay may tatlong kinikilalang pinakamataas na mga hari o paramount kings ng Luzon. Sila ang aking mga ninunong si Raja Sulaiman, ang Raja Muda o Crown Prince ng Kamaynilaan, at ang kanyang mga tiyuhin, ang magkapatid na sina Lakandula ng Tondo at Raja Matanda ng Maynila. Ang bawat isa sa kanila ay mga datu, at silang lahat ay mga makapangyarihang mga raja, ngunit isa lamang sa kanila ang opisyal na gumagamit ng titulong lakan. Pagkat sina Raja Matanda at Raja Sulaiman ay mga Muslim, habang si Lakandula naman ay tapat sa sinaunang mga paniniwala at pananampalataya ng Luzon, kung saan ang titulong lakan ay banal o sagrado. At kung ihahambing natin ang lahat ng ito sa modernong politika, kung sa ranggo o antas ang pag-uusapan, ang mga datu ay parang mga mayor ng lungsod o governor ng mga probinsya, na bagamat sila'y namumuno sa kanilang mga sariling nasasakupan, ay sumasailalim din sila sa pangulo ng bansa. So parang ganun din ang sinaunang Luzon. Ang mga datu ay parang mga hari ng kanilang sariling mga nasasakupan o komunidad. Subalit, sila din ay sumasailalim sa impluwensya at sumusumpa ng katapatan sa kanilang mga iginagalang na paramount king, ang Lakandula ng Tondo at ang Raja ng Maynila. At gaya ng sabi ko kanina, parang sa Kongreso ng Pilipinas ngayon, magiging Speaker of the House ka lamang kung ikaw ay isang congressman. At ganun din ang isang raja, magiging raja lamang ito kung siya ay isa ng datu. At kung ihahambing naman natin ito sa simbahang Katoliko, ang Lakandula ng Tondo ay parang Santo Papa, na magiging Santo Papa lamang kung siya ay isa ng cardinal. Ang Lakandula ng Tondo ay mauupo lamang sa makapayarihang trono kung siya ay isa ng datu na may dugong lakan. So parang ganun din, ang Lakandula ng Tondo ay pinaniniwalaan siyang tagapagmana ng mga diwata dito sa lupa, gaya ng pagkilala sa Santo Papa bilang siyang tagapagmana sa otoridad ni San Pedro o Saint Peter bilang pinuno ng simbahang Katoliko dito sa lupa. At isa pang mahalagang bagay na nakalimutan kong banggitin sa naunang English version nito ay ang titulong lakan na hindi lamang para sa mga namumunong hari. Ang titulo kasing ito ay very philosophical, o sa madaling salita, ito ay very symbolic. Hindi lamang ito tumutukoy sa mga nakaupong hari. Maaari din itong gamitin para sa mga may dugong lakan na bagamat hindi nakaupong hari, ay may mga makabuluhang tungkuli pa rin buong pusong ginagampanan para sa sambayanan. Pero hindi rin ito pwedeng gamitin ng walang malalim na dahilan o makabuluhang tungkuling ginagampanan. Ito ay para sa mga busilak ang pagkatao at mga kagalang-galang. Kaya hindi lahat ng may dugong lakan ay maaaring tawaging lakan. May kaakibat kasi itong mga tungkulin, adhikain at mga simbolismong dapat mga tawanan. Kaya naman ang isa pang mahalagang tandaan kung ang mga sinaunang titulo ang pag-uusapan ay nag-iiba din ito sa pagdaloy ng panahon. Sa madaling salita, may mga tao na nagbabago ang kanilang mga titulo o pamagat at bansag depende sa kanilang ginagampan ng tungkulin sa bayan. Alam ko, medyo confusing pa rin. Ibang-iba talaga kasi ang ating mga konsepto ng modernong politika at lipunan kung ihahambing natin ito sa mga politika, lipunan at kultura at paniniwala ng ating mga ninuno. Kaya napakahirap talagang ipaliwanag ang mga konseptong ito, lalo na sa mga vlog o maikling video gaya nito. Pero sana nakatulong itong video ko. At para sa karagdagang kaalaman ay check lamang ang mga links sa itaas o sa ibaba para sa mas marami pang mga video tungkol sa ating makulay na kasaysayan at mayamang kultura. At alam ko marami rin sa inyo ang mga nagtatanong at nagre-request ng video tungkol sa ugnayan at nasabing hidwaan sa pagitan ng Lakandula ng Tondo at Raja ng Maynila noong unang panahon.
Pero saka na natin pag-usapan yan. Kaya abangan nyo na rin ang aking bagong sinusulat na aklat tungkol sa mga sinaunang Luzones. Laging tandaan, know your roots and know history ng self. At hanggang dito na lamang muna sa ngayon. Huwag kalimutang mag-like, mag-share, mag-comment at mag-subscribe. At kung gusto nyo akong tulungan gumawa pa ng mas maraming video gaya nito, suportahan lamang ang aking Patreon o bumili ng aking libro. Maraming salamat po. Hanggang sa muli, kita-kits o sa Kapampangan, Mikitix!